Isa ka din ba sa nag-iisip ng paraan upang maiwasan ang negatibong enerhiya na maaring bumalot sa paligid at loob ng iyong bahay? Kung ganon, para sa iyo ang video na ito. Sa video na ito ay pag-uusapan natin at ibabahagi ko ang mga halaman na maaring magtanggal at humarang sa negatibo at malas na enerhiya na maaring pumasok sa loob ng iyong tahanan. Ano-ano nga ba ang mga halamang ito at bakit dapat itong ilagay sa gilid ng iyong pintuan? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago naming upload. Alam mo ba, ka-urban, na mayroong mahalagang papel na ginagampanan ang pinakaunang pinto ng iyong tahanan upang magkaroon ng positibong vibes sa loob ng bahay? Ayon sa paniniwala ng mga Chinese, ang pinakaunang pinto ay napakahalaga dahil dito pumapasok ang mga enerhiya, positibo man ito o negatibo. Inirekomenda nila na magkaroon ng mga halaman sa harap ng bahay na maaaring magtataboy ng negatibong enerhiya at magdadala ng positibong enerhiya. Narito ang top 7 na pinakamainam na halaman na dapat inilalagay sa gilid ng pinto. Umbrella plant. Kilala ang halamang ito dito sa Pilipinas sa pangalang Five Finger Plant at Lima Lima. Ngunit sa ibang mga bansa, kilala ito sa pangalang Umbrella Plant, Octopus Tree at Shiflera. Ayon sa Chinese Feng Shui, itinuturing nila na swerte ang halaman na ito, lalo na kung magbibigay ito ng mas maraming dahon kumpara sa karaniwang dahon na meron ito sa isang tangkay. Mainam itong ilagay sa gilid ng pinto dahil magbibigay ito ng positibong enerhiya. Dahil na rin sa kakaibang katangian ng halamang ito. Mayroon itong purong berde na mga dahon at ang iba naman ay variegated. Birds of Paradise. Ang natatanging halamang ito ay isa sa pinakakilalang tropical na halamang namumulaklak. May pagkakahawig sa saging ang mga dahon nito dahil ito ay closely related dito. Ang halamang ito ay kilala sa tawag na Birds of Paradise dahil sa pagkakahawig nito sa tropical na ibon na may kapareho ding pangalan. Ito ay mas mabilis na lumalaki at lumalago kumpara sa maraming tropical na halaman. Strelitzia reginae ang official nitong pangalan at karaniwan din itong tinatawag na the crane flower. Mainam itong ilagay sa gilid ng pinto dahil inaabsorb nito ang negatibong enerhiya at naglalabas naman ng positibong vibes sa paligid ng bahay. Snake plant. Ang snake plant ay mayroong kapansin-pansin na disenyo na kahalintulad ng balat ng ahas. Ang isa sa variety na pinakakilala ay ang Dracaena tripaciata na mayroong matingkad na dilaw sa gilid ng mga dahon nito at ang purong berde na variety. Ayon sa Feng Shui, ang pinaka-the best na location para sa halamang snake plant ay ang gilid ng pinto o entrance ng bahay. Ang matingkad nitong kulay ay talaga namang magbibigay ng positibong vibes. Bukod pa dito, ini-improve nito ang hangin pumapasok sa loob ng bahay dahil sa kakayahan nitong mag-absorb ng mga nakalalasong kemikal sa hangin. Pachera aquatica. Ang money tree o mas kilala sa pangalan na Pachera aquatica, water chestnut, Guiana chestnut at Malabar chestnut ay native sa Central at South America. Ngunit ngayon ay common na rin dito sa Pilipinas. Ang halamang ito ay isa sa itinuturing na pinaka-the best na air purifying plant at nag-a-absorb ng mga toxic component na nasa hangin. Mainam itong itanim sa isang paso o container at ilagay sa gilid ng pinto. Magbibigay ito ng tropical na ambience na kadaragdag ng positibong enerhiya sa paligid ng bahay. Corn plant. Ang corn plant o fortune plant na may official name na Dracaena fragrans ay mayroong mga dahon na kahalintulad ng dahon ng mais. Ito ay manipis na malapad na mayroong unique na disenyo sa mga dahon ito kapag inilagay sa arawan at nagiging purong berde naman kapag hindi ito naaarawan. Ang halamang ito ay lumalaking halaman kapag nakatanim ng direkta sa lupa, ngunit maaari ding itanim sa paso o anumang container. Ang halaman na ito ay tinuturing na swerte lalo na kapag ito ay namulaklak. Bihira lamang ito mamulaklak, ngunit kapag namulaklak naman ay tiyak na magbibigay ito ng kasiyahan sa sinumang nagtanim nito. Mabango ang halimuyak nito at may paniniwala na nagdadala ito ng swerte.
Dracaena Lemon Lime. Ang halamang ito ay kapamilya ng Dracaena fragrans o fortune plant. Ngunit ang kaibahan lamang ng mga dahon nito ay mas matingkad ito kumpara sa fortune plant. Kapansin-pansin ang kulay dilaw sa gilid ng mga dahon nito na talaga namang nakakaagaw pansin sa sinumang makakakita nito. Nagdadala ito ng positibong vibes kapag ito ay inilagay sa gilid ng pintuan dahil na rin sa katangian ng mga dahon ng halamang ito. Bamboo Palm. Ang mga palm tree ay nagbibigay ng natural na karisma at nagdadala sila ng tropical na ambience dahil sa mga malalaki nitong dahon. Ang halaman na ito ay kilala na naglilinis at nagsasala ng hangin na pumapasok sa bahay. Maaring gawing indoor plant ang halaman na ito, ngunit mas mainam kung ilalagay ito sa gilid ng pinto. Dahil sa ibinibigay nitong enerhiya at ganda, ang siguradong makakatulong upang maging kaaya-aya ang iyong bahay. Ilan pa sa maaaring magawa ng paglalagay ng mga halaman sa gilid ng pintuan ay nagbibigay ito ng maaliwalas na paligid. Nakakatulong upang magkaroon ng payapang pakiramdam, nakakawala ng stress, nagpapakalma, at nakakatulong upang makapag-isip tayo ng mabuti. Dagdag na lang dito ang pagbibigay nito ng swerte sa atin. Dahil sa totoong buhay, kung hindi tayo magsisipag at magiging madiskarte sa buhay, hindi pa rin makakatulong ang mga halamang ito para tayo ay yumaman. Alin sa mga halaman na ito ang mayroon ka sa harapan ng iyong pinto? I-comment at magbigay ng opinion tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Sana ay may bagong kaalaman ka na nalaman sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.